Welcome to my vlog. So, ayun. Nandito tayo ngayon. Ulit. Para sa panibagong content natin. Kung napapansin mo, anong kita ba? Anong kapares namin yan? Malibat sa malapan yung nga namin parehas. Parehas kami nakaganito. Bakit? Saan mo lang? Kasi ang content natin ngayon is daily skincare. Dito mo nga nakaraan. Sa totoo lang dito kompleto. Kasi yung mga sabon, mga wash, lahat ng klase ng wash yung ginagamit namin nasa baba. Pero, pwede naman, pwede ko naman siyang picture lang kasi flash ko na lang picture. Ah, meron na sa akin yung sabon. Ayaw, sige. Nakita mo yung sabon. Lan. Kaso isa lang to. Isa lang to sa mga kasama. So yun, sa totoo lang, meron kaming sariling parang preferred na serum. Magkaiba kami nun. Magkaiba kami na ang ginagamit na serum. Kasi, tsaka, magkaiba rin kami ng ginagamit na Facial mask. Wait lang. Ikakap ko na lang. Facial mask. Magkaiba tayo? Oo. Ano tayo? Ginagamit mo ba ito? Hindi naman. Yun yung sa'yo eh. Okay. So yun. Start na natin. Siyempre, everyday naman, bago na namin, hindi ko alam kung nakikita to, pero andito siya lahat sa pinamesa. Bago kami mag-start na maglagay or gamitin tong mga to, nag-hilamos muna kami. Hilamos ng mukha. Ginagawa natin yung pag-hilamos ng mukha. Pagkagising, tsaka syempre, pag-hilamos. So, ito yung sabon na ginagamit namin. Ito ba ginagamit namin? Maraming klase. Maraming klase, pero iba kasi yung gusto ko yung lavender. Yung sa akin kasi is fresh sea salt. Nabibili siya sa healthy option. Actually, hindi siya facial wash talaga. Sa totoo lang, body hand and body yan. Kaya lang kasi nagtitipid tayo. Hindi, para maganda siya. Oo, maganda. Maganda siya. Gusto ko siya sa face. Una sa lahat, yung binibila namin store, which is yun nga, healthy option, mostly lahat ng product, hindi naman lahat totally, pero yung mga product na ginagamit namin, lalim wash, tsaka yung mga nilalagay namin is galing sa healthy option. Though hindi lahat. May mga iba pa rin na hindi namin doon nabibili, tsaka nabibili naman siya sa drugstores. Pero yun, mostly talaga is yung ginagamit namin galing sa healthy options. Bakit? Kasi organic. Oo. Yung mga nila doon, product nila doon is 100% vegan and cruelty-free. Yun naman yung gusto kong ano sa kanila. So, safe. Yun, safe. Safe siya gamitin. Meron kasi yung mga sabon na kapag ka naharawan. Ah, oo. Naharawan ka parang, ano yung tinatawag nila kapag ka nagpepeka? Oo, nagpepeka. Black. Nagkakaroon ng ganon. So yun, syempre ayaw natin ng ganon. Try nyo siya. Try siya sa ako. Wala namang sponsor to ah. Binili dito. Pero maganda siya. Mabango pa. Yung amoy niya guys. Pero maganda. Ang gusto ko sa kanya, sobrang mild ng amoy niya. Hindi naman ibig sabihin lahat ng mga sabon na matangsang sa ano, Maganda siya. Try nyo. So, ang first step namin, pag nag
sa skincare is yun nga, which is maghilamos. Wow. Si ate, yun yung ginagamit niya every day, morning tsaka gabi. Ako naman, ang ginagamit ko is cleansing gel. Alba cleansing gel. I-screenshot ko na lang dito yung image niya. Pero yun yung first, Alba na cleansing gel sa umaga. Ay, no. Sa gabi. Baliktad pala, sorry. Yung first is yung... Nakalimutan ko. Senka. Oo. Senka. Yung foam wash siya. Made in Japan. Made in Japan siya. Gusto ko siya kasi ma-foam. Parang linis na linis yung mukha mo sa morning. Parang ganon. Ganon yung ano. Yun yung ginagamit ko sa morning. Naka-fresh. Tapos, ito yung second. After nung foam na wash, itong binigay ni ate na fresh sea salt na sabon. Palamons. Oo. Yun yung dalawang combo ko sa morning. Tapos, sa gabi yung Alba na cleansing gel. Gusto ko yung Alba na cleansing gel kasi citrus yung amoy niya. Citrus yung parang fresh. Maliban sa parang magaang lang siya. Tapos, hindi siya parang ano, konting water lang after nun. Malinis na, parang ganun. Ganun yung tingin ko sa kanya. So, yun. After nun, ito hindi everyday, ah. Hindi to everyday na ginagamit ko. Si ate gumagamit din ito. Yung Jason na exfoliator, meron siyang beads na maliliit. Para siyang St. Ives. Kung familiar kayo sa St. Ives, para siyang ganun. Ganun yung concept niya. Pero mas gusto ko yung Jason's. Sa totoo lang, sa kundi niya na healthy option. Yung isang ganyan niya, nagkakahalaga ng parang 350 plus, 359, ganun. Pero taon ko siya nagamit. Siguro 1 year and 2 months, ganun ko siya nagamit. Kasi yung parang maliit lang yung ano, tas all over na lang mukha. Gusto ko siya kasi mabango. Yun yung apricot na gusto ko. Apricot lang kasi parang flavor niya, yung amoy niya. Mabango siya, tsaka hindi masakit yung beads niya. Depende na lang sa pressure ng pagganan. So yun. After nun, ikaw, after ng wash, ano ginagawa? Kwan na, linis na. Linis na. Sa... Pero ito yung ginagawa? Baling hindi ito talaga. Hindi talaga. Trinay lang namin ito. Kasi trinay wala na. Ubus na yung ginagawa. Kwan siya. Hindi sponsor. Pants. Micellar water. After cleansing, tapos exfoliating. Pero once a week lang yun, guys. Huwag kayo mag-exfoliate ng araw-araw. Kasi maano yung face mo. Ang talagang ginagamit namin pants na micellar water, yung charcoal. Charcoal, yung kulay black. Talaga, pero okay din to. Mabango. Yun kasi, hindi. Parang walang amoy. Wala. Oo, wala yung amoy. Ito mabango kasi. Pero maganda siya. Paano natin ako na hindi. Kasi ang pants, ano eh. Pero maganda siya. Maganda siya. Fans ba? Tapos, after ng ano, itong part na to, parehas namin ni ate. After ng micellar water is toner. Ito yung original namin ginagamit talaga. Tyler. Ubus na siya, guys. Na ano nyo. Favorite scent yung lavender, kaya ang binili ko talaga is, yan, lavender. Kasi, hindi kasi kami makalabas. Hindi kami makalabas para bumili nito. Kaya, naghanap ng siya kasi yung mahilig mag-search ng mga beauty products na kumbaga safe sa balat. Ngayon, nag-shift kami. Ito yung bago. Actually, malaki na yung binili namin para hindi kami nag-abos. Ito. Kung yan. Nabibili siya sa Witch Hazel din siya. Same nito. Actually, ito. Witch Hazel din kasi ito. Yan. Parehas naman silang Witch Hazel. Siguro, different brand lang. Ito kasi, tires, kung tama ba yung basa. Tapos ito ay Dixon. Dixon's yung brand. Para sa akin ah, okay naman parehas. Siguro, mas gusto lang namin to kasi may amoy. Ito, mas gusto ko lang ito kasi may amoy. Ito siya para siyang... Super plain. Oh, yun talaga yung amoy ng yun talaga yung amoy ng Witch Hazel. Ah, yun talaga. Yun talaga yung amoy. Wala lang kasi siyang scent, kaya ganyan yung amoy niya. Ito kasi, kaya hindi mo na haaano yung amoy nito.
kumbaga parang hindi mo napapansin na ganun siya, na may iba siyang amoy. Kasi may scent to, lavender scent kasi to. So yun, after natin yun, after pa tayo ginagamit. Oo. Meron kami mga ginagamit na moisturizer muna. Moisturizer muna. Ito. Meron kami yung gel na aloe vera. Kaso, yung sa akin, ikaw kasi ay... Mas gusto ni ate kasi yung mist. Yung mist spray lang siya. Yung ganito. Siya kasi... Mas gusto ko yung gel. Yung mist kasi... Bali, itong ginagamit namin, local brand siya, Lux Organic. Lux Organic din to, no? Maganda rin. Maganda rin. Yan. Lux Organic siya, guys. Gusto ko siya kasi... Aloe vera? Oo, maliban doon. Nakasulat ba rito? Paraben free kasi... Ayan. Walang kumpita. May nakalagay na alcohol at paraben free. Kung matatanong nyo, ano ba yung paraben? Hindi ko alam kung ano talaga siya, kung anong nagagawa niya or kung anong effect niya. Pero, alam kong harmful chemical siya na hindi dapat ginagamit ng tao. Hindi naman hindi ginagamit. Basta ng tao. Oo. Parang pag nasobrahan or kapag continuous mo siyang ginagamit, nakakasama siya. Nagkukos siya ng siguro sakit or hindi nakakaganda para sa health ng tao. So, yun. Kaya... as much as possible, ayaw sana namin gumamit ng mga product na yun nga, may paraben. Second, after natin mag-moisturize, serum na. No, sa serum. Yun. Magkaiba kami ni ate ng ginagamit na serum. May set siya ng serum na ginagamit. Then ako rin, may set din ako ng serum na ginagamit. So, ikaw na muna. Ito yung serum. Ito pa. Una, parehas tayo nito. Oo. Yung sa may... Bali, iisang brand lang yung ginagamit namin na serum. Kung saan tayo parehas na serum. Yan, yung vitamin C. Ang brand na ginagamit natin yung Briley. Ito siya. Ito yung una namin nilalagay. Yung vitamin C. Maganda. Vitamin C. Ang nakalagay kasi rito, skin white. Pero talaga naman kailangan ng vitamin C. Tapos, susunod sa akin is syempre pa din. Retinol eye serum. Kasi, diba, hindi ko sabi mo, yung tungkol sa black na under eye. Hindi siya kamang tao. Maliban sa nagpupuyat. Genetic. Genetic pala. Nalaman kasi namin, ito na lang, parehas kaming dark yung under eye. Ngayon, kakapanood ko ng mga makeup vlog or ganyan, something na tutorial, naghahanap ako ng parang makeup look or parang foundation, concealer, ganyan, na maganda yung coverage niya kapag maitim talaga yung under eye mo. Ngayon, di nag-search ko, ba't ba nagkaka-under eye? Though minsan, nasubukan namin, doon lagi kami kuyat, yun na lang, doon lagi kami kuyat. Sinubukan namin yung isang araw na, isang gabi or consecutive days na hindi napupulong ng maaga, tsaka hindi nagpupuyat. Pero, maitim pa rin yung mga mata namin. Ngayon, sabi ko, ba't kaya? Hanggang sa nalaman namin na genetic pala siya, parang may ano na, namamana siya. So, ito yung fun. Try nyo, maganda. Retinol eye serum. Maganda siya. Uy, may fun facts pa ako dyan. Hindi talaga humingi kay ate niyan, pero ngayon humihingi ako. Kasi, eto ay, ano to ah. Sa akin kasi effective siya. Hindi ko alam kung sa lahat ba ng skin types, parehas ba. Pero, meron akong warts. Hindi ko alam kung, basta meron akong warts dito. Maliit siya, dalawa, sa under eye. Kakahingi ko naman hingi kay ate ng ganun. Nalalagyan siya. Tapos parang, 3 days after, lumiliit. Diba kasi parang yung warts, malaki siya, diba? Hindi naman malaki. Lumalaki siya, diba? Ngayon nalalagyan siya kasi sa under eye nilalagyan na rin. Parang nawawala na. Nadadry siya. Parang siyang grapes na nawawalan ng laman. Ganon yung ano niya. Pati na. Nawawalan siya. Ngayon, nilalagyan ko na siya ngayon.
maganda siya, guys. So, ang fun facts ko sa kanya, maliban sa eye serum siya, na nakakatulong para sa... sa totoo lang, hindi naman siya sa darkening. Yung sa pagtanggal ng pangingitim ng mata. Sa totoo lang yung retinol, pang banat. Kasi diba kapag kapuyat tayo, ganun nagkakaroon ng parang wrinkles. Pang ganun talaga siya. Karoon ng line. Tinungkol niya. Parang binabanat niya. Siyempre kapag ganun na ganun. Tapos, sunod is yung... Retinol din yan? Retinol din. O, ito yung unang... Ayan yung naubos na. Nauna kong pan. Tapos, dito naman sa may dalawa, bale, yung isa... yung collagen serum, anti wrinkles naman siya. Oo, sa noo yan, banda nila. Sa noo banda. Dito. No? Tapos yung ganito, ito yung nila. Bale, pinag-alternate ko sila nitong rose hydrating serum. Pero mas fun ako dito. Ito siya. Mabango kasi yan. Ito yung gold. Ito yung pang anti wrinkles. Sa mga kanjan. Eh? Yan. Tapos ito naman yung rose. Briley din. Yun. Pinag-alternate ko na kung ngayong araw ito yung ginamit ko. The next day. The next day. Sa dalawa. Dalawang araw na itong rose. Tapos ito. Small amount lang naman. 3 drops? 3 to 4 drops lang? Ang ginagamit ko kada. Kaya yung isang ganito, ang tagal. So, ayun yung mga, ito yung... mga serum na ginagamit serum namin. Mabibili siya sa kwan, mabibili siya sa Briley Mall. Na store sa Shopee. Pangunin ko naman natin. So yun. Ako naman, ang serum na ginagamit ko actually is dalawa lang. Una, meron talaga akong vitamin C katulad nung kay ate. Kaya lang, papakita ko sa inyo, ubus na siya, guys. Ubus na talaga siya. Ito yung first. Ito kasi, Briley vitamin C serum. Serum lang siya. Ngayon, nung naubos siya, meron kasing lumabas. Yan yung may oil, no? Oo. Ito naman is Briley Neroli Whitening Oil. Ang difference kasi nila, vitamin C din to, pero half essence, saka half essential oil yan. Kinulog ko lang siya kaya naging ganyan yung tsura niya. Pero yan meron siya. Oil. May oil siya, nakahalo lang. Ngayon, kapag in-apply mo siya, ito pang gusto ko dito sa brand na to. Hindi siya malagkit sa mabilis niya i-absorb. Oo, mabilis siya i-absorb. Ito, everyday ko siyang ginagamit. Tapos yung isa ko pang serum is ito. Moisturize Enhanced Nourish. Gusto ko basahin mo yun. Hindi ko mabasa. Hyaluronic? Hindi ko alam. Basta HA. Acid serum. Oo, acid serum. Ano siya? Moisturizer. Hindi naman moisturizer. Pero ganun. Kasi kapag ka well moisturized yung balat natin, hindi lang sa mukha. Hindi siya dry. Maganda. Ang lakas maka-fresh. Yun na lang. Lakas maka-fresh. Kaya as much as possible, ang number one pa rin is drink water. Madaming water everyday pa rin. Oo. Pero, kahit gumagamit tayo. After nun talaga, hindi pwedeng mawala yung moisturizer. Kasi, guys, ito siya. Yan. Maganda to. Gusto ko siya. Maganda yung product ng Dry. Tapos, try nyo siyang isip sa Shopee. Mabilis din yung dito sponsor ulit, ah. Ito guys, every week, 1 week lang din, kasabay ng exfoliator. Yeah. Pag nagpipimples ako lagi, hindi mo sinasabi sa akin na, hindi ko pala. Ayaw mo to eh. Natatakot kasi, hindi naman sa akin, kasi sa totoo lang ngayon ang binalit na hangin, ngayon lang ako nag-aayos, naglilinis ng skincare. O naging skincare gawa ng siguro dati kasi hindi naman pinapansin. Siyempre ngayon lang kasi magkasama. Mas nakukuhan ko yung mga bagay na dapat. Nakikita ko kasi, kaya napansin nyo mas marami akong mga ginagamit na mga serum. Mga ginagamit sa mukha gawa ng siguro mas maraming kailangan ayusin. Siyempre compare sa kanya, siya talagang nag-aayos siya ng implementing siya ng skin. Ito
Dalawa yung type ng mask na ginagamit ko. Isang clay mask, yan. Isang clay mask, itong Freeman Purifying Avocado plus Oatmeal clay mask. Ginagamit ko siya lalo kapag yung magkakaroon, kasi lumalabas talaga yung mga malalaking pimples. Lumalabas siya. Pag alam ko na ganun na yung feeling, kahit hindi awake, nag-aano ako, gumagamit ako nito. Nagda-dry. Sa feeling. Sana ako. Yun, gumagamit ako nito kasi ang effect kasi talaga ng clay mask sa akin, nakaka-dry talaga siya ng pimples. Kaya after nito, dapat doblehin ko yung moisturizer, doblehin ko yung gamit ng gel para hindi dry yung face. Tapos, after dinadry ba niya? Hindi na-dry niya. Kaya yung pimples, nagda-dry. Kasi dinadry niya. Ngayon, kapag kaya nga nakalagay dito, yes, and we deep cleanse, nourish for fresh skin. Tsaka naka-indicate dito na 10-minute mask. Kaya ko siya inuorasan na exactly 10 minutes lang. Kasi kapag ka sumobra ka sa 10 minutes, madadry out niya yung moisture ng mukha mo. Ngayon, dry na yung face mo pag banlaw mo. So, kaninaya ko siyang kulang. Kaya, oo, kaya yun din yun. Yun yung secret sa pagmamask. Dapat sundin mo yung mga nilalagay nila doon. Next, ito. Nasa office pa ako nung nalaman ko to. Kasi meron akong friend na nagsabi sa akin na maganda daw to. Sa Watson lang to guys, nabibili. Tsaka Best Buy ko kasi mura lang to, promise. Marami na akong tinry na peel-off mask. Actually kami, nagtatry kami ng mga peel-off mask. Pero konti lang or wala at all yung mga talagang nakikita mo na patanggal yung whiteheads mo. Ako personally, hindi madami yung whiteheads ko, kaya more on blackheads kasi sa akin. Hindi madami yung whiteheads ko, kaya bihira lang ako gumamit nito. Gumagamit lang ako nito pag feeling ko marami na akong whiteheads. Pero kapag ka hindi. Ito siya guys, Megan Detox and Lightening Peel Off Clay Mask. Yan siya. Once sobrang dikit nito. Once a week naman ako gumagamit. Tapos na lamang, yun nga, siya yung nalaman na parang sikreto ng ang secret ng maganda paggamit at parang mas maayos na gamit ng peel-off mask, lalo na yung mga black na peel-off mask talaga. Mm-hmm. Dapat gumagamit ka ng balm or pore purifying balm ito. Yan, ito yung ginagamit namin. Sa online yan, sa Watson. Bago ka maglagay ng black, kailangan maglagay ka nito, tapos stay mo siya sa face mo for 1 to 2 minutes. Tapos, ikoton mo. Punasan mo siya. After nun, tsaka maglagay. Ginagamit siya, bakit? Kasi, para mag-open yung pores. Para magbukas yung pores mo at makuha niya. So, siyempre, kapag ka nag-open pores ka na, lalagay mo yung pores. Ganon din naman sa may facial eh. Diba? Kung nagpa-facial ka, sinisteam mo. Sinisteam mo na ikaw. Yung mukha mo. Yun. Para sa akin na, trusted na talaga namin na maganda siya kapag ginagamitan ng purifying balm. Bakit? Nasubukan kong hindi gumamit nung tas naglagay ako nito. Walang nakumpa. Sayang lang. Oo. Ngayon, sabi ko baka naman chika lang yun na kailangan ng purifying balm pero hindi naman pala. May matatanggal siya yung mga nakalabas. Yung putol niya. Hindi kagaya niyan kapag gumamit ka ng balm. Talagang makikita mong parang nangirot ba? Yung natatanggal siya from yung... Kaya lang guys, talagang nakakaiyak to. Promise. Masakit siya. Madikit talaga siya. Maganda. So yun, kung gusto niya talaga ng maayos at saka magandang yan. Recommended namin na peel off mask. Tapos, yun lang. Bale, ang secret lang naman siguro, matulog. Yun, enough sleep. Enough sleep. Para sa akin. Tsaka tubig. Oo, kapag kagaling ka sa laba. Yun naman ko, diba sabi ko dati, hindi sa maarte yung paggamit ng ganito sa akin dati. Parang, ang dami mong arte. Okay naman yung skin ko, pero hindi mo napapansin dry na siya. May mali. Okay.
Oo, oh, kumbaga, pag nakakita ka ng ibang, nakakita mo maganda yung skin niya, hindi kasi, basta gumagamit na, parang kasama ka, arte lang ba? Maganda na habang okay pa, habang maayos pa, maayos pa. Kumbaga, maglinis ka, hindi walang, hindi sa pag-aarte, kumbaga, syempre, personal na yung kinin. Maglinis ka ng mukha, gumagamit ka na lang ng mga ganito, siguro yung mga lang, yung siyempre sa mga serum. Yung niya yung sabi mo, marami akong ginagamit, malamang, kasi yun kasi, marami na yung, napabayaan mo ba, yun nga yung, sa mga kwan nga, sa mga makakapanood, kung suggest lang sila na yung nakakaliit ng course, comment down below lang yung mga may suggestion. Ginagamit nyo na pang sarado. Ng course na malalaking course kasi ako yung buwan ko ngayon. Napansin natin ito no, sa makeup. Kasi kapag nagtitake tayo ng makeup, syempre, nag-aayos tayo. Pag minimakeup pa niya, nung type first time na makeup pa niya, marami siyang, ano ba, reklamo na ganito, ang dry ng mukha mo, nagtatakot. Kaya, parang tas nanood ako ng mga kwan, natakot ako na uuma. Tsaka kapag ka, advisable pala na paglalabas ka, maglagay ka ng sunblock. Nalaman ko yan sa best friend ko. Tamad din ako maglagay ng sunblock dati. Wala din yung sunblock. Hindi naman sa pag-aarte. Basta i-ano ko. Maglagay ka ng sunblock kasi tingin sa o syempre pang-ultra sa oo, sa ultraviolet rays ng sun. Tapos yun, susuro mo. Dati hindi ko alam yung importance. Ngayon, after nun, sinabi sa akin ng best friend ko, sabi niya sa akin, alam mo, kapag naglalagay ka ng sunblock, mag-thank you sa'yo yung face mo or yung balat mo after ilang years. Kasi parang meron siyang, parang makarealize ko yun, meron siyang pinakita sa akin na parang picture ng truck driver. Since, alam mo naman itsura ng pag nagda-drive, syempre, pag ganito lang. Yung ditong face niya, parang nagsag tapos may itim, ganyan, dry, parang sunog. Tapos yung ditong face, hindi masyado, normal. Makikita mo na parang, ano bang idea? Syempre, ito yung salamin. Dito yung ano ng araw. Oo, dito yung ano ng araw. Since hindi siya nag-sunblock at all, yung ditong part niya, sunog na sunog. Dito, since hindi naman siya ganun ka-expose sa sun, sakto lang. Maaring dry, maaring hindi siya ganun ka-nourish. Pero, hindi siya kasing sunog nitong na-expose. At saka, itong na-expose saka itong hindi na-expose. So yun, ugaliin na pag-sunblock talaga. So, syempre, basta linis lang ng mukha. Syempre, hindi lang mukha. Ligo-ligo. So yun lang. Gusto lang namin share ang aming skincare with you guys. Try yung itry yung mga sinuggest namin. Maaring bagay din yun sa skin type. Though hindi naman lahat pare-parehas ng parang kailangan sa face. Katulad ng sinabi niya natin, ang kanya mas marami, yung sa akin konti lang, ganyan. Depende pa rin yun. Pero yun, try nyo siya. Nag-enjoy din kami. Banting din namin yung gano'n, yung nag-skincare. Kapag ka, kung matutulog na matulog. Yan. Ayaw mo pala. Ito pala sa mga babala. Emergency lip balm. Kwan lang naman siya. Alam naman na nila yan. Maganda siya. Yun yung lagi kong ginagamit. So, yun lang, guys. Bye-bye!